Good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa facebook.com/KuyaMarkTolentino. And also sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung mga perks or yung mga benefits ng mga barangay officials. Lalo na kasi malapit na po yung barangay election ngayong May 14, 2018. So yung pag-uusapan po natin, kung may plano po tayong tatakbong barangay kagawad, barangay kapitan, ano ba yung makukuha natin? Yun ang pag-uusapan po natin maya-maya, promise. Hello, good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung mga perks or mga benefits ng mga barangay officials, barangay captains, barangay kagawad, kasama yung chairman ng sangguniang kabataan, secretary, finance officer, and yung mga other appointing officials ng barangay. Yung pag-uusapan po natin ngayon. So una, ano ba talaga? May sweldo ba si barangay captain? May sweldo ba si barangay kagawad? Sabi ng batas, yung mga barangay officials actually voluntary. Voluntary in nature. Wala silang matatanggap na sweldo, but may matatanggap silang honorarium. Sabi ng batas, if you are the sangguniang barangay chairman, at least 1,000 pesos. Ang honorarium mo, hindi sweldo, honorarium. 1,000 pesos, but not more than 20,000 pesos. Pag barangay kagawad, at least 600 pesos, but not more than 17,000 pesos. So, ibig sabihin, wala silang sweldong matatanggap, merely honorarium kasi voluntary in nature talaga itong mga barangay officials, barangay chairman, barangay kagawad. Pangalawa, bonus. May matatanggap silang Christmas bonus, 5,000 pesos every Christmas. Third, insurance coverage. So, may insurance sila. So, fourth, medical care. So, ano itong medical care? Libre po sila sa mga pinakamalapit na mga government hospitals and may tinatawag silang medical allowance of at least 5,000 pesos. And another, tuition fees. May libreng tuition fees ang kanilang legitimate dependents. When you say legitimate, anak sa loob. Hindi kasama ang anak sa labas. Anak sa loob. Okay, libre yung tuition fees sa mga government schools, government state colleges and universities within the municipality or city of their barangay. Okay, so libre yung tuition fees, but government schools lang yung state colleges and state universities. And another, kung matapos nila ang term ni sangguniang barangay chairman or ni kagawad, kung matapos yung term niya, automatic civil service eligible sila. Okay? Non-proof civil service eligible. So, ibig sabihin, may priority sila or preference sila for appointment in any government positions. Kasi, eligible na sila automatic. Hindi na sila kailangan na mag-exam. Aside doon, may burial benefits, may death benefits, may accident benefits. So, ang daming benefits ng mga barangay officials. So, aside doon, may tinatawag din silang training, exposure, so may mga libreng seminars, may mga travel expenses for subject for reimbursement provided that yung travel expenses nila, yung transportation nila is official travel. Okay? So, sa yung DALG, may mga seminars dito sa Pilipinas or even abroad. So, possible silang isama sa abroad sa mga seminars financed by the DALG or yung mga government, other mga kaibigan po natin sa Pilipinas na mga government na ibang bansa. So, yun ang mga benefits ng mga barangay officials. Aside doon, so, sila din yung may mga powers din sila, may duties din sila with respect sa barangay, lalo na yung mag-collect ng taxes, sa enforcement ng batas. So, pag-uusapan po natin yan sa other videos about naman yung mga
powers and functions ng mga barangay officials. Salamat po, ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. And please don't forget to subscribe my YouTube page, youtube.com/MarkTolentinoLaw and facebook.com/MarkTolentinoLaw and facebook.com/KuyaMarkTolentino. And for free legal advice, please call me, landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number, please call me, text me, or through Viber sa 0917-329-5353. Thank you po.